Hello, welcome back po sa channel. So, this is the episode 7 sa employee time in and time out natin. So, this time, ang gagawin natin, so, i-update natin ang record. Then, lagyan natin ang delete. Okay, so, update, then, delete. So, sa mga hindi pa nakapanood sa episode 1 nito, so, punta lang kayo dito sa YouTube channel. So, source code PH. Then, click nyo lang ang playlist. So, nandito lahat yung mga playlist. Dito, guys. So, click nyo lang ang bb.net step-by-step tutorial of employee attendance time in and time out. So, click nyo lang yan. So, nandito lahat yung episode. So, episode 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? Then, huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa channel, guys. Dito sa form natin, so, mag-add tayo ng button. So, copy lang natin to. Okay, so, itong first button. So, BTN update. Then update btn delete and delete. Okay, so yan guys. So next natin, click lang ang data grid view, then dito sa events, then click niyo ang cell, double click ito. Itong cell double click, guys. So kung i-double click natin, so mag-display yung information doon sa text box. So which is yung employee ID, first name and last name. So ang need lang nating i-update dito is yung first name at last name. So yung employee ID, so since siya yung gawin nating unique ID o unique identifier, so hindi natin siya i-update. Balik tayo dito sa codes. So, ang gawin natin dito is employee ID dot text equals data grid view 1 dot current row dot cells value dot to string. Okay. So, dito sa cells natin, so punta kayo dito sa database. Okay, so dito guys. So kung tingnan natin dito, meron tayong MID, employee ID na column. So ang i-display lang natin doon sa employee ID is ito. Okay, so mag-count tayo dito ng 0, 1, 2, 3. Okay, so yun yung increment by 1. So 0, 1, 2, 3. So dito sa codes natin, so lagyan natin siya ng 1. Okay, para mag-display dito yung employee ID. So, compile lang natin to. The next is yung first name and last name. So, ito is maging 2 and 3. Okay, so try natin siyang i-debug. Okay, so click ang employee. So dito guys, kung i-double click natin ang column, so automatic mag-display yung record dito. Okay, so yun guys. So next naman natin, so i-click natin ang pag-click natin sa update, so mag-update yung record. So dito sa ano, so double click ang update dito under sa CRUD connection natin. So i-select natin ang reload text na function. Okay, so ito guys. So dito lagyan natin ang try reload text
then update table employee set first name then first name dot text and last name equals then yung last name na text okay then where so gamitin natin ang employee ID where employee ID equals then i-select natin ang employee ID na text. Okay, so lagay natin siya dito. Okay, so yan guys. So i-try natin i-debug. Okay, so click new employee. So halimbawa ito yung i-update natin. So double click. Then palitan natin ng Alucard. Then fighter then click ang update okay so na-update yung record guys okay so next naman natin is yung delete button okay so dito sa form so double click ang delete button so tawagin rin natin yung reload text delete from table employee where employee ID equals so ang i-select natin dito so kung kapag i-click natin yung column doon sa data grid view so yun yung gawin nating identifier. So, i-select natin ang data grid view current row dot cell dot value 1. Okay, so ito guys. So, copy lang natin ito. Then, lagay natin siya dito. Okay, so yun guys. Then, debug. So, new employee. So, kung yung ano guys, yung cursor is nasa current row, so siya yung ma-delete. Okay, so halimbawa ito yung i-delete natin. So click lang natin yan, then click ang delete na button. Okay, so yun guys, automatic siyang mag-delete. So lagyan natin siya ng message box. So dito sa delete button natin, so lagyan natin ng message box. So message box dot show successfully deleted. Then lagyan natin ng title success. Then message box icon message box button dot okay then message box icon dot information okay so yun guys then copyhead lang natin ito then lagyan rin natin yung update natin so copy natin dyan then palitan natin ng successfully updated okay so try natin siyang i-debug. So click new employee then halimbawa guys so itong ano so try natin siyang i-delete okay so successfully deleted then kung i-update natin ito so double click Andres are you then update successfully updated okay
So yan guys, so nag-reflect yung record. Okay, so yan lang guys, and yung nag-request sa akin ito is I hope na ma-watch nyo yung video. Saka yung mga hindi pa nakapanood sa episode 1, so punta lang kayo sa YouTube channel Source Code PH. So nandito yung steps, and don't forget to subscribe my channel guys. God bless.